Serbisyong Tata QP. Nagbabalik po ang Serbisyong Tata QP. Muli, ito ang programang tumatalakay sa NSTP at National Service Reserve Corps dito sa UP Diliman. Huwag po natin kalimutang i-like ang ating Facebook page, facebook.com/serbisyongtataqp. Maaari rin tayong sumali sa usapan sa pamamagitan ng tweet, hashtag Serbisyong Tata QP. Okay. Yeah. At yan, maaaring mag-text din sa 0927-220-8332. Or tumawag sa 503-8288. Ayan. Yeah. So, balikan natin, classmate Gian, ang pinag-uusapan natin kanina tungkol sa isang report on incidence ng depression sa Pilipinas. Oo. Ayon pala sa report ng WHO o ng World Health Organization, ang Pilipinas pala ang may pinakamataas na incidence ng depression sa buong Timog Silangang Asya. Naging bahagi ito ng naging pagtatalakay ng multisensitivity training ng UP Diliman sa College of Mascom. Sa College of Mascom. ng OCG o ng Office for Counseling and Guidance. Mm-hmm. Malaking implikasyon din yan, ano? Hindi lamang sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, pero yun ngang usapin ng serbisyo kasi talagang meron at meron tayong kakausapin, papakitunguhan, hindi ba? At kung medyo nahihirapan tayo sa ating sarili. Na-imagine ko challenging talaga, ano po, classmate Jo. At saka classmate Erwin, merong isang specific na characteristic ang henerasyon ngayon na nabanggit din dito sa multisensitivity training na ito ng College of Mascom. Nabanggit ng Office of Counseling and Guidance na mas nagiging phenomenon sa buong Pilipinas na mas nagiging mas complex at mas malalalim yung mga suliranin na hinaharap ng mga estudyante. So very clear ang pangangailangan na mas makompose nila ang sarili nila at kinakailangan silang tulungan. At isa sa mga naiisip ko ay yung posibilidad na ang pagtulong ay nasa forma ng pakikipag-communicate actually with the community. Pwede ang community mismo ang tutulong sa kanya. Tama yan. Naku, meron tayong guest. Oo. May gustong maki-interact sa atin. At ang live magtanong. Interaction natin. Kasi estudyante. At pinag-uusapan ay ang konsepto ng sarili ng mga estudyante. Pakilala naman tayo. Ikaw ay si... Hi, ako si classmate Jinea. Magandang... Umaga po. Classmate Erwin, classmate Jo, magandang classmate umaga Gian. Rin. Magandang umaga. So, pwede po ba ako magtanong, ma'am? Opo, kaya pwede. Kasi ma'am, concern lang po ako sa mga kaklase ko. Nagtataka lang po ako. Meron akong kaklase na depressed po siya. Bakit po kaya yung ibang yung kaklase kong yun? Ano siya? Marami naman po kaming friends niya, pero pakiramdam namin isolated po siya. Ano po kaya yung rason nun, ma'am? Ano nga po kaya? Nako, very interesting 'yan, ano? Actually isa din sa natalakay doon sa dito sa ating multisensitivity training. Yung puntong kinakailangan ay mas magiging sensitibo na rin tayo sa ating kapwa dahil pwedeng humihiyaw na yung estudyante ng kanyang ng tulong pero hindi pa rin pala siya nakakapagbukas sa sarili. Kasi hindi din niya nare-realize na mayroon na pala siyang nagsasuffer na rin siya. Kasi pwedeng sa loob ng kanyang teknolohiya ay kinakatakot na niya na pinupuno niya na yung sarili niya ng andaming panakip do sa kanyang sinasuffer. And then sa proseso ng pagtatakip niya sa kanyang sarili, natatakot siya maging alone. Kasi actually she is alone. Hindi siya talaga nakikisama.
hindi na siya trusting, at pwede itong mayroong multi reasons para dito. At yun na sinasabi sa atin ng Office of Counseling and Guidance, na kung may classmate tayong ganun o kaibigan ganun, eh mas magandang hinga na natin ng tulong ang ating mga authorities. Pwede natin samahan siya sa Office ng Counseling and Guidance. Mm-mm. O kaya ay pumunta sa guro. Mm-mm. Para sabihin, eto po yung suliranin. Kasi halimbawa, kung nasa NSTP tayo at pupunta yung bata sa komunidad at mayroon siyang ganung predicament, ay pwede siyang magkaroon ng hindi magandang relasyon with the community. Mm-mm. Kasi siya mismo ay hindi handa na makipag-interact with other people. Mm-hmm. Hindi sinusurround niya yung sarili niya with people only to make the noise. Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Ang isang positibong nakikita ko naman dito sa discussion ng self and others ay bagamat ang focus ay makilala nga natin ang sarili natin, mm-hmm. binibigyan diin din na yung sarili natin ay malleable or napoporma pa siya, hindi ka fixed na nilalang, di ba? Meron kang mga kalakasan, may makikita siguro ang iyong mga kahinaan, pero hindi ibig sabihin yan na hindi ka pwedeng magbago o mag-improve. Hindi ho ba? Right. Makikita rin natin dyan. Kumbaga, hindi naman natin inaalam kung sino tayo or ano ang kahinaan natin na para yun lang, para lang malaman saan tayo mahina o kulang, hindi ba? Parang ang end goal talaga natin ay maging handa tayo sa panahon na tayo ay pupunta na sa mga komunidad. At may nabanggit dyan si Professor Najera, isa sa mga coordinators natin mula sa College of Music, na mayroon daw apat na katangian apat na tipo ng mga tao. At kinakailangan, alam mo kung ano ang sarili mo, para alam mo kung ano yung dapat na i-overcome mo at ano naman yung strengths mo na pwede mong i-enhance. Para kapag nakapag-intera ka sa iba, eh may consciousness ka na ito ako, pero meron akong kailangan baguhin sa sarili ko sa pakikitungo ko sa iba. Mm-mm. Pakinggan natin si Professor Najera. When you talk of the self, you speak of the I, no? Hindi siya, hindi sila, ako. And the person is a self. So I would like to have tackle with you four aspects of personhood, so that we will understand more what the self is. The first is the intimacy, identity, freedom, that the person is free. And the last one is he is social by nature. So when you speak of intimacy, you talk of inner life. Person, what is personal to you? It's like a space that is not open to strangers. And if you want to reveal some things, only then it can be shared with the others. Now, intimacy can also refer to bodiliness. So what I do with my personal body is what I do with my intimacy. So the second one is identity. Identity answers the question, sino ako? No, my roots, my family, my friends, no, etc. That is why there's what you call an identity theft. So when somebody uses your personal information for himself, or as his own. The third one is the freedom. A person can actually direct himself to something. He is capable of determining himself to, for example, a career path. With this, you can say that a person can chart his own destiny with the choices he makes. And he can shape his future based on those decisions. That's why the person has to really think well in order to make the right choices. The last one is that man is social by nature. So this one is related to man being influenced, shaped, guided by other people. He is social by nature. So the personal is inherently connected to the social. So, likas sa tao ang pakikipagkapwa.
Ayan, napakinggan po natin si Professor Najera ng College of Music. Mm-hmm. At I'm sure marami tayong na pick up, natutunan sa kanyang mga nabanggit sa atin. Mm-hmm. At basic nga dyan yung apat na tipo ng personalidad ng isang individual. Tama yan. At mahalaga nga na ano yan, mahalaga talaga na kahit papaano ay mai-place natin nasaan din tayo doon ano. Mm-hmm. Minsan may paniniwala rin na fluid naman talaga ang pagkatao, mm-hmm, di ba? Pero meron sigurong masasabing dominant na mas madalas ito ako, ito, mas madalas ganito ako, mm-hmm, di ba? Or pag sa bagong environment, mga hindi ko kakilala, mas ito ako, mga ganyan siguro. Maganda ng punto 'yan, no? Iba-iba yung pakikitungo natin sa iba-ibang tao kapag iba-iba yung level ng ating pagkakakilala sa kanila. Oo, at magagamit din natin ito para sa pagkilala. Kung mas reserve yung tao, wag mo naman pilitin na magsalita, di ba? Eh, reserved siyang tao eh, di ba? So, nakakatulong to at maganda ang pagkakadiscuss ni Professor Najera, mm-hmm, sa kung paano i-overcome yung ano, no, specific na characteristics mo kung ikaw ay basically nagpo-fall under one type. Mm-hmm. Kanina, napag-usapan natin yung four types ng isang tao. Parang kasing tulad to nung Johari's window, yes, na may apat na dimensions ng pagkakakilala natin sa ating mga sarili. So, bago natin pag-usapan yan, mag-break muna tayo. Okay, magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP. Ang serbisyong handog ng pamantasan ay serbisyong alay sa mamamayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang kaalaman at kamulatan sa mga serbisyong ito. Tunay na Serbisyong Tatak UP! Tuwing Lunes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Taas naman yung mga bagong layani, sarap ng pagsubok. Huwag kang